Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Magandang hapon mga kaserbisyo! Happy, happy Lunes! Sa ating pong lahat, kamusta kayo? Kamusta po ang inyong naging weekend? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po'y October 14 na, Monday! 72 days na lamang po, by Pasko na! Ang bilis, ang bilis! Baka magulat po kayo ay ilang kembot na lang. Nako, tapos na agad itong October. Napakabilis, no? Nasa gitna na po tayo ng buwan. Sana po ay nakapahinga kayo noong weekend. Nagkaroon ng time with the family. Nag-usap-usap habang kumakain. Nagkwentuhan. At inalam, di ba, ang mga ginagawa nila sa life. Hoy, nais natin palang batiin ng happy first anniversary si Teacher Tina sa Safe Space na programa nila. Congratulations, napaka-cute ng upload nyo ng mga videos ninyo sa Instagram, sa lahat ng social media platforms. Nakakaaliw, ang galing-galing. Congrats, ha? At syempre, ito po ang programang Ako To, si Chang Ami. Handa pong makinig sa kung ano man ang pinagdaraanan po ninyo sa mga panahon na ito nang walang panghusga. Ano mang usapin po yan sa buhay man, sa trabaho, sa bahay, relationship man yan, nandito po kami. At bida, sa talakayan natin syempre ang malusog na isip at puso't emosyon, nagsusulong po ng tamang komunikasyon para sa mas matatag na relasyon. Nakikinig at nagbibigay payo, ito po ang pinagkakatiwala ang Life Counseling on AM Radio. Ako to si Chang Ami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At doon po sa mga may mga pinagdaraanan. Oy, hello, Ariel Rojas, napadaan lang siya. Pero wala siyang pinagdadaanan. At nais po ninyong ibahagi sa amin ang inyong kwento. Maari po kayong magpadala sa ating pong Viber number 0919278300. Yan po ang ating pong Teleradyo Serbisyo Viber number. Pwede po kayong magpadala dyan ang inyong kwento. O kung kailangan po ninyo ng kausap at karamay, o pwede po kayong mag-text dyan. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines, the 892-44101, locals 5671, 5672 at 5673 para po doon sa mga makikiin sa ating kwentuhan ngayong hapon. Interesting po ang episode natin ngayong Lunes. Panigurado na naman marami pong mga makaka-relate sa kwento ng ating pong bisitang makakausap mamaya. Ito po'y magiging eye-opener din sa mga magulang, sa mga anak, o di ba, sa mga kabataan, sa mga bagong parents din po ngayon. Ayan, kaya tutok po kayo, ha? Hello, hello sa mga nakatutok sa radyo. 630 kHz po tayo sa AM band. Samantalang sa online naman po ay Teleradyo Serbisyo. Ganon din sa Sky Cable Channel 26, sa Prime TV at kung ano man pong cable provider dyan sa inyong lugar. Kamusta rin po sa lahat ng Pilipino all over the world sa The Filipino Channel at sa I1TFC. Pwede po ninyong balik-balikan ang ating mga episodes sa YouTube. Meron po tayong playlist dyan. Hanapin nyo lamang po ang Ako To, si Chang Ami.
At ganoon din yung ating pong mga drama, yung mga nakamiss po ng drama natin last Friday dahil wala po tayong sa online dahil nga po tayo nagbigay daan sa napakarami pong hiring serye na pinapanood natin. Yan na ang tawag ko ngayon, Mayora Sheila. Dahil hindi na ako nanonood ng mga K-drama at mga teleserye, sa hiring serye po tayo. Oo, yun ang napanood nung Biyernes. Kaya na-miss po tayo ni Natita Alicia Palomo, ni Roberto Clemente, ganun din si Nona Damian, Irene Libre na nasa Melbourne, Australia, si Rosel Pagalanan. Hello, hello po! At ganun din kay Marvin Riabad, good afternoon. Attendance check na po from North Caloocan. Si Mami Teresita Atienza, si Ann Emerald Benny, si Tita Lina Ho, present na for our brand new week dito sa Ako To, si Chang Ami, si Gypsy Sinclair. Hello din. Ganun din kay Reginald Taberao. At kay Grace Groyon, Louie Basco, happy maulan Monday, Chang Ami, salamat po, ingat-ingat ha. Kay Josh Kyle Edip Official, kamusta rin? Si Maria Rowena Ruiz is present, Vina Hermohino from Subic Bay, Zambales, present na rin. Si Agnes Reca nandiyan na, si Maria Dulce, orate bumabati ng happy Monday. Si Virgo Profogo, happy rainy Monday din. Si Allison, magandang hapon sa'yo. Si Tita Cory Alejandro, blessed Monday po sa inyo. At ganun din, present na present. Oy, yung mga regulars natin yan sa online. Talagang sila na po yung mga magkakasama. Si Mabel De Jos, happy Monday. At sila ang ating mga, nako eh, talagang masugid na nakatutok po sa atin dyan sa ating online. At binabati ko rin pala ng hello and good afternoon ang mga staff ng Health Cube sa Shaw Boulevard. Nandun ako last Saturday. Ako yung nagpa-executive check-up. Nako, thank you kay Miss Daisy, kay Dr. John Arceta, kay John Ray, kay Aya, kay Alpha, kay Dr. Pat Mendoza, kay Abby, kay Jim, kay Kat, kay Rena, kay Jen, Tina, Bang, Joel, and si Kuya Mike, and to Dr. Danton, and to Doc William, and to everybody at Health Cube. Salamat, salamat. O para po sa ating episode ngayong hapon, mapapakinggan po natin ang kwento ng isa pong future health worker. O tama-tama yung mga binati ko, yung mga masisipag nating mga health workers na dumadaan po sa iba't ibang pagsubok sa kanya nga pong pag-aaral. Paano nga ba daw niya i-handle ang kanyang tinatawag na academic stress at pressure? So, yan po ang ating pag-uusapan kaya sabi ko marami ang makaka-relate sa kwentong ito. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa ho ang Ako To si Chang Ami. May nakikinig sa'yo. Ako To si Chang Ami. Oras natin, 3:20 ng hapon. Bigyang daan po muna natin ang mga reports, mga testimonya at ebidensyang lumabas sa pagdinig ng House Squad Committee kaugnay ng umanoy EJK ng Administrasyong Duterte dapat paimbestigahan sa executive agencies ng pamahalaan ayon po sa Office of the Solicitor General. Nagbabalita at nagseserbisyo si Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Mas mabuting isumite sa mga executive agencies ng pamahalaan ang mga testimonya at ebidensyang lumabas sa pagdinig ng House Squad Committee kaugnay ng sinasabing EJK ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang payo ni Solicitor General Bernardo Guevara kasunod ang panawagan ng ilang grupo na bigyan na ng access ng International Criminal Court sa mga testimonya at witness ng QuadCom.
sinabi sa teleradyo servisyo ni Soljan Guevara na maaaring isumite ng Quadcom sa Department of Justice at NBI o kaya naman ay sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya para makapag-imbestiga at makapagbalangkas ng reklamo at posibleng pagpapataw ng parusa sa mga isinasangkot na personalidad. Matatanda ang inamin sa Quadcom hearing noong Biyernes ng self-confessed drug lord si Kerwin Espinosa na pinilit siya ni Sir Donna De La Rosa na dating PNP chief na idiin sa drug case si dating Sir Don Laila Dilima. Ibinunyog din niya dating PCSO General Manager Eugene Garma ang pagkontak umano sa kanya ni dating Pangulong Duterte noong 2016 kung ngayon naman ang papapapad ng drug war. Una nang itinanggi ni De La Rosa at Duterte ang mga nasabing akusasyon. Kaservisyo mo, Christian Osores, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Osores. Sa ibang balita po, pagda-downgrade naman ng visa ng mga POGO workers hanggang bukas na lang, October 15, ayon naman po sa Bureau of Immigration, nagbabalita at nagseserbisyo si Trisha Lindo. Trisha, anong detalye? Sang-ami, hinihimok ng Bureau of Immigration ang mga dayuhang POGO workers na i-downgrade na sa temporary visitor ang kanilang work visa batay sa October 15 deadline na ibinigay ng ahensya. Ang pag-downgrade sa visa status ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasara ang lahat ng POGO operations sa bansa bago matapos ang taon. Sa kanilang temporary visitor visa, magiging legal ang pananatili ng mga dayuhang POGO workers sa Pilipinas nang hanggang 50 na araw. Ang hindi makakapag-downgrade ng visa ay ide-deport at iba-blacklist ng immigration. Sa huling tala ng kawanihan, nasa mahigit 10,000 POGO workers na ang nakapag-apply para sa visa downgrading. Nauna naman lang sinabi ng ahensya na mas pinasimple na ang pagkuproseso sa visa downgrading kaya hindi na nila maaring magdahilan ang mga dayuhang POGO workers kung mahuhuli sila sa pagkuproseso nito. Kaservisyo mo sa Bureau of Immigration, Trisha Lindo. Para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East 30. Salamat, Trisha Lindo. Sa iba pong balita, akusasyon ni VP Sara Duterte kaugnay sa hindi umano pag-aproba ng DSWD sa kanilang mga request na assistance, pinasinungalingan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Sa magandang hapon, walang katotohanan ang akusasyon na tinanggihan ng DSWD ang request for assistance na isinumite ng Office of the Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget deliberation ng Senate Subcommittee on Finance na pinamumunuan naman ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Secretary Gatchalian, patunay dito ang palitan ng text messages ng isang Director Norman mula sa Office of the Vice President at ni DSWD Assistant Secretary Ulysses Aguilar. Sa takbo ng kanilang pag-uusap sa text messages, nagpapasalamat ang OVP dahil sa pag-accommodate ng DSWD sa kanilang referrals. Sabi ng kalihim, ngayong taon, binigyan pa sila ng OVP ng plake bilang pagpaparangal ng sa DSWD na partner daw ng OVP sa pagtulong. Matatandaan na sa budget ng hearing ng Senado noong Agosto, kinwestiyon ni Sen. Risa Ontiveros ang paghihingi ni Vice President Duterte ng malaking pondong pang-ayuda bukod pa sa 10 million pesos na pang-imprenta sa librong sinulat ni Vice President. Ikinatwira naman ni VP Duterte na nang hihingi siya ng pondo para may maibigay sa mga lumalapit sa kanyang tanggapan dahil tinatanggihan umano ng DSWD ang kanilang inire-refer para bigyan ng emergency medical, burial at educational assistance at ito'y dahil kalaban daw siya ng administrasyon. Sa servisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Robert Mano! Kaservisyo Live Report! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa Ako To, si Chang Ami. Ang oras po natin. Hello din and happy Monday muna kay Reginald Taberal.
Ganon din kay Ralph Magnus at kay Isidra Amelda from Las Piñas. Hello po, kamusta po sa inyo? Ganon din kay Agnes Reca, kay Rio Dizon. Gandang hapon. At kay Joyful Eagle Ray. Hello daw po from Maya. Kamusta po? Naku, salamat sa pagtutok po ninyo ngayong hapon. Interesting ang ating pong makausap at makasama po na kaserbisyo natin. Siya po ay 24 years old. Itago na lamang po natin siya sa kanyang alias na si Siege. At siya po ay isang pre-med student. Working student din po siya. At ang kwento nga po niya sa amin ay supposedly dapat po ay graduate na siya. Kaya lang nga may isang subject daw na niretake niya this sem. So sabi niya na pag-alaman din po namin na ang kanyang journey nga daw po ay hindi ganun kadali. At talagang meron daw po siyang pressure na nararamdaman. Kaya mabuti pa makausap po natin si Siege. Hi Siege! Magandang hapon! Ako to si Chang Ami. Kamusta ka? Magandang hapon po, Ma'am Ami. Chang Ami na lang. Ikaw ba'y nasa bahay o nasa trabaho sa mga oras na ito? Nasa bahay po. Oh, nagpapahinga? Wala namang klase today? Wala naman po. Oo, kamusta ka? Kamusta ang pakiramdam mo? Ngayon po, di pa rin pong makapaniwala na nakausap ko po kayo. Ay, hindi. Si Chang Ami lang to. Huwag kang mahiya. Okay lang yan. Alam mo, yung challenge na pinagdadaanan ngayon sa buhay, marami rin ang nasa ganyang sitwasyon at magandang mapag-usapan natin ito kasi maganda rin maging eye-opener ito. Hindi lang doon sa mga anak, feeling ko ha, pati doon sa mga magulang. Kasi talagang ano yan eh, kailangan nagtutulungan ang pamilya pagka lalo na't may pinagdadaanan ng isang miyembro ng pamilya, di ba? Opo. Kailan ba nagsimula yung parang pakiramdam mo na ikaw ay may pressure sa lahat ba? Sa academic, sa family? Paano? Siguro po nung time na mga nakikita, nung ano po kasi, nag-start po to around July or before August po. Kasi nung time po na yun, nagkaroon po ng deliberation sa mga nasa list of graduates. So, parang nung time po na yun, let's say po na hindi naman natin din masasabi na mahina ako in terms of academic. Mm-hmm. Kasi ako yung estudyante na kapag alam kong nahihirapan ako or napag-iiwanan, ginagawa ko po, mas nagda-double effort po ako. May times mm-hmm. po na nag-deactivate po ng social media mm-hmm. just to cope up for the academic stress. Kasi way back po, just a little overview lang po. Yes, sige. Nung time po na during midterms ng second sem, may times po na nagkaroon po ng grade consultation. So, I was about to check my grade. Eh, nung time po na yun, one of my prof messaged me that my grade is failed. So, nung time po na yun, tanggap ko naman po, pero hindi po ganun sobrang kalalayong stage na kababa. So the point na alam mong may pag-asa pang maayos, kumbaga. Yes po. Pero yun nga po, to clarify things, I messaged my prof to ask kung anong problem. So by that time po, nasettle naman. So ang naging reason is nawala yung mismong test paper in short po. Oh, nawala? So, nasettle okay. naman po yun. Opo. Mm-mm. So, nung nasettle? Nasettle naman po yun. So, yun po. Nabigyan po ako ng reads. Then, fast forward. Ayun nga po. Nakapasa naman po ako dun sa mismong subject na yun. Pero, nung sem po kasi na yun, yun nga po, nakwento ko din po sa via chat po na hindi ko napit yung isang subject na yun. Okay. Which is, dapat po graduate na ako this year. Kaso, nagkaroon lang po ng conflict between the professor and sa head na din po na hindi kami inallow na mag-take pa ng isang subject kasi nga po, tugets ko naman po na mahirap pagsabayin yung duty plus more on quiz and exam every week kasi po ang duty namin
Monday to Thursday, tapos by Friday or hapon po ng Thursday, babiyahin na, uwi lang po sa bahay. Then next morning, mag-e-exam po or quiz. Ganun lang po yung setup namin. So, pag-duty saan? Student po and also intern, mahirap siyang i-manage yung time. Ah, okay. Lalo na, mahirap talaga. Hindi po enough yung time to review. O parang hindi mo talaga kayang hatiin na yung katawan mo at yung sarili mo sa lahat-lahat ng yon, kumbaga. Yes po. Mm-mm. So nung inexplain naman siya sa inyo yung scenario, yung situation, yung pwede sa hindi pwede, how did you take it at paano tinake ito ng pamilya mo? Na-explain mo ba sa kanila? Ayun nga po, in-inform ko naman po sila right away na hindi ako makakagraduate on time because of that matter. Pero may part pa din po sa akin na syempre na I can do better. Mm-mm. Kaya kong gawin pa. Kaso I was not given a chance to take that subject. Dahil na rin din sa rule na meron ang school namin. Ang school, oo. So, ito naman po talaga. So sumama ang loob mo doon? I can. Siege? Siguro po may part po na masama yung loob pero mas nanaig po yung panghinayang. Nang hinayang ka doon sa sana'y tapos ka na. Opportunity yung opportunity. So, na-feel mo na parang may nawalang opportunity? Ganun ba yon? Yes po. Pero, Wala naman siyang... Naman po na... Okay, sige. Go ahead. Pero ngayon po, little by little, nakakapag-adjust naman na. Mm-mm, pero mm-mm. Nung time po kasi na nakikita ko yung mga friends ko or mga kabatchmate na they are posting their toga. Tapos, doon ka naapektuhan. Opo. Oo. So, nung naapektuhan ka nung mga time na to, alam ba ng family mo? Aware ba sila doon sa nararamdaman mo? What you're going through? Naging open ka ba sa kanila? Pinaliwanag mo ba yung nararamdaman mo din? Ayun nga po, andun na yung part na andito na tayo. Hindi na natin mababago yung parang present na meron tayo. But we have one thing to move forward, kumbaga. Pero ayun nga po, nung time po kasi ngayon na just a little background lang po, diba? Sige. Explain ko, nagkaroon ng deficiency dun sa grade. Nagkaroon ng konting talk between the professor and sa parents na nasabi din na ay hindi ako makagraduate kasi may isang subject ako na di napasa by that time. So, nag-open up yung isang prof na sana daw sinabi before nag-start yung SEM para let's say na nagkaroon ng adjustment dun sa grade or napakausapan kumbaga. So, andun na tayo sa point na parang tinanggap na lang natin. So, meron tayong part na may pagkukulang at the same time, alam din naman natin sa sarili natin na kaya pa natin na mas i-excel yun. Pero ang gusto ko lang din malaman, Siege, ay paano ka sinuportahan ng pamilya mo dito sa nangyaring ito sa'yo? Yung mga kapatid mo, magulang mo, paano? Kaya nga po, hindi naman din naging big deal for them. Okay. Kasi understood naman po na kapag nasa pre-med course na let's say hindi natin dapat i-generalize na okay ang bumagsak pero may times na nagkakaroon ng delays. Yes. Oo. Natural lang naman din yun. Yes po. Mm-mm. Kaya nga, ang concern ko din is kung papaano mo ito tinake. Kasi maaring sa family mo, hindi nila big deal yun. Pero ikaw, sa sarili mo, baka you're being too hard on yourself. That's what I want to know. Sa part ko po, ang ginawang adjustment ko po is to accept first na may mga pagkukulang din ako as a student. Then second is to do better
And three is to focus on what I have now. Na pwede yung delay na yon, it doesn't mean na hindi para sa iyo yung plan mo na to. Oo. Kaya ka na-delay kasi may opportunity na naghihintay sa iyo, kumbaga. Yeah. Minsan sabi nga nila, 'di ba, yung mga prayers natin, pag nagdadasal tayo, hindi daw kadalasan yes or no. Minsan may delay kasi parang wait lang, sabi ni Lord, meron siyang ibang plan para sa iyo. So maaring nung mga time na 'yon, when you were going through all of that, 'di ba? Baka hindi pa rin 'yun yung time para sa iyo. Kaya parang nagka-delay ng konti. Naalala ko nung kami din ng mag-asawa nagpunta ng ibang bansa, may nangyaring napakadaming delay dun sa flight namin, only to realize na kung nag-landing kami ng on time sa Istanbul, Turkey, kasama kami doon sa mga nasabugan doon sa lugar na yon nung nagkaroon ng bombing incident sa Turkey nung time na yon. So, minsan alam mo yung may mga delays talaga na ganyan na hindi mo maipaliwanag, pero parang, di ba? Pero parang minsan tatanggapin mo na lang and then gagawan mo ng paraan to go around it na medyo mas maging okay, di ba? Pero ang concern ko talaga din, Siege, ay ikaw sa sarili mo. Are you taking it ng kumbaga ay hindi masyadong masama ang loob mo sa sarili mo? Kasi ako, ganyan din ako nung medyo bata-bata ako, pag meron akong pagkakamali or hindi naging tama yung decision ko sa isang bagay, masyado kong pinarurusahan yung sarili ko. Hindi ka naman ganun? Hindi naman po. Oh, that's good. Oh, kasi may supporta ka naman ng family mo. Maswerte ka. Kasi yung iba talagang ninanag at inaaway ng family pagka hindi nakagraduate on time. Support ko po kasi, ma'am. Ano po, parang nung una po kasi, parang hesitant po sila na, yun nga po, pag ganung bagay, parang mahirap for them to, yun nga po, parang makipag-communicate. Pero along the way naman po, naging okay naman po yung ganun. Mm. Parang ako na po yung nag-adjust for them just to set the boundaries in between po. Oo. Naku, at least magandang may suporta ang family mo sa'yo. Siege, we will just take a break at sa ating pagbabalik, makakasama natin si Coach Candy Tang para mas tulungan pa tayo dito sa sitwasyon na iyong pinagdadaanan at syempre ay maging abay, ano din ito, payo at advice, oo, paano rin, patulong, kumbaga, sa ibang mga magulang na nasa ganitong sitwasyon na yung kanilang anak ay may mga ganitong challenges. O, magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, dyan lamang po kayo. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.